Magdiriwang ng kanilang unang taon na kung tawagin nila ay Friendiversary, ang grupo ng mga kabataang sina Shane, Zaira, Jasmine, Jessica, Aisen, Martin, Lebron, Tim at Joseph. Mga teenagers na nasa edad 16 hanggang 18. Nagkakilala ang mga ito sa isang basketball court sa subdivision na tinitirhan ng mga ito. Nakaugalian na ng mga ito na i-celebrate ang pagkakatatag ng kanilang grupo kada buwan. Palaging nag-iinuman ito sa bahay ni na Lebron na nasa abroad ang mga magulang at nag-iisang anak lang. Mag-isa lang kasi sa bahay yon at lingguhan lang kung dumating ang tita nito na naglilinis, naglalaba at namamalengke para sa kanya. Maraming stock ng mamahaling alak sa kanilang bahay itong si Lebron at kaya niya pang madagdagan yon sa isang hingi lang niya sa parents niya. Sa tuwing magse-celebrate ang mga ito ay bumabaha ng alak. Kaya nilang gawin ang kanilang gusto dahil nga wala namang ibang tao sa bahay ni Lebron kundi siya lamang. Nakaugalian na ng mga ito na salubungin ng alas 12 ng hating gabi ang buwan ng selebrasyon ng kanilang friendship mansary. Kaya ang iba sa mga kaibigan nilang mga babae na may curfew ay tumatakas ng hating gabi sa kanilang mga magulang upang palihim na pumunta sa bahay ni na Lebron. Kapag tatablan na ng tama ng alak ang mga ito, ay ginagawa rin nilang tikman ang isa't isa. Isang uri lamang daw ng paglalambing nila sa bawat isa dahil daw ganoon kalalim ang kanilang samahan. Sa unang taon ng kanilang samahan, nagmungkahi si Aisen na bakit hindi nila i-celebrate ng kakaiba ang kanilang first friendiversary kung tawagin. Camping daw sa bundok para may thrill. Hindi sang-ayon sina Jasmine, Martin, Jessica at Shane rito. Bukod sa delikado na raw ay hindi sila pupwedeng tumakas tapos aabutin ng kinabukasan at malalaman na tumakas ang mga to. Tol, baka di na ako makaulit makatakas noon kapag nahuli ako ng parents ko. Baka tanggalan pa ako ng allowance at grounded ako for long. Tol, I can't live a boring life. Ika ni Martin habang humihimas sa legs ng katabi nitong si Zaira. Oo nga, ganun din ako. Tsaka nakakatakot kasi bundok ko yun. Baka mamaya may killers doon or rapist or wild animals or scary tribes. Segunda naman ni Jessica. Mga tol, minsan lang naman nating gagawin eh. Ang ihina nyo naman kung di nyo pa madidiskartihan yan. Isang taon na kayong nagsisitaka sa mga parents nyo. Nahuli ba kayo? No! Because you are all expert when it comes to this kind of stuff. Hahayaan nyo na lang bang boring ang maging friendiversary natin? Who agrees with me? Ika ni Lebron. Nag-isip-isip muna ang grupo. Nag-inuman at kalaunay na pagdesisyonan nilang i-celebrate sa bundok ang kanilang unang taon ng pagkakaibigan. Kinabukasan, nagkita-kita ng bandang hapon ang magkakaibigan sa court at doon nag-usap-usap tungkol sa kanilang magiging pagtakas kinagabihan. Gamit ang SUV ng pamilya ni Lebron, ay tutunguhin nila ang malapit na bundok sa kanilang lugar. Naghanda ng mga tent, alak, pagkaing dadalhin at kung ano-ano pa ang mga ito. Kinagabihan, alas 11 ng gabi. Gumawa si Shane ng hugis ng isang taong nakahiga sa kama niya gamit ang mga unan at tinalokbungan niya yun ng kumot tsaka nag-iwan ng tumutugtog na music sa laptop nito. Dumaan yun sa bintana ng kanyang kwarto at doon lumabas. Bago mag alas 11:30 ay nagawang makumpleto ng mga to sa bahay ni Lebron. Oh, ready na ba kayo lahat para sa isang thrilling adventure natin? Doon kahit magubad tayong lahat, magsasasayaw at magsisisigaw, ay walang makikialam sa atin. Ayos ba yun? Ika ni Aisen. Bago umalis ang mga to, ay tumagay muna sila ng tiki-isang baso ng beer, tsaka na sumakay sa sasakyan at bumiyahe.
Alauna pasado ng madaling araw nang huminto ang mga ito sa isang parte ng bundok na may ilog. Doon nila napagpasyahang magtayo ng tent at mag-celebrate. Itinayo ng mga babae ang tent katulong sina Tim at Yosef, habang ang ibang mga lalaki ay nangalap ng mga kahoy upang gamitin nila sa kanilang campfire. Matapos maihanda ang apoy, tent at mailatag ang mga pagkain at alak, ay nakaramdam na ng pagka-wild ang mga kabataan. Nagtanggalan ng mga suot pang itaas ang mga lalaki kahit pa sobrang lamig sa lugar na yon. Ang mga babae naman ay ganoon din at maging ang kanilang mga bra ay pinaghuhubad. Nagsayaw-sayaw ang mga to sa palibot ng apoy habang tumutungga ng mga alak na dala nila. Habang mainit ang kasiyahan ng mga ito, ay isang kaluskos mula sa di kalayuan ang kanilang narinig. Napahinto ang mga to sa malakas na kaluskos na yon. Kaagad tinakpan ng mga kabataang babae ang kanika nilang mga nakabalandrang mga dibdib at nagsama-sama. Tumakbo kaagad si Lebron sa sasakyan at kinuha ang baril ng daddy niya na nasa glove box ng sasakyan. Sino ka, ha? Kung matapang ka, lumabas ka at bubutasan ko ang ulo mo kung may binabalak ka! Maangas na sigaw ni Lebron. Nabalot ng katahimikan ang lugar. Iniikot ng mga binata ang kanilang mga paningin sa paligid. Nagpaputok ng baril si Lebron ng 3 beses. Labas! Pasigaw na utos nito. Muli, nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Hanggang sa isang palaso ang mabilis na tumama sa kaliwang mata ni Lebron. Tumagos yun sa likuran ng kanyang ulo. Unti-unti yung bumagsak at doon nagtilian ang mga babae at nagmadaling magbihis ang mga yon. Tumakbo naman palapit kay Lebron sina Tim at Yosef at doon ay napag-alamang dead on the spot si Lebron. Dilat pa ang kanang mata nun. Sumigaw na kaagad si Yosef na lahat ay sumakay na sa sasakyan. Dinampot ni Tim ang baril at binitiwan ang walang buhay na katawan ni Lebron. Hindi makasakay ang mga babae dahil nakalak ang pintuan ng sasakyan, kaya hinanap muna nila ang susi. Wala yun sa bulsa ni Lebron. Nakita ni Yosef ang nakahubad na t-shirt nun na nasa lupa at kinalkal yun. Sa bulsa nun sa bandang dibdib ay nahanap ng binata ang susi. Mabilis yung tumayo upang tumungo sa sasakyan, pero biglang napadausdos yon sa lupa. Mabilis na pinuntahan ni Martin yon, pero nang tutulungan sana niyang bumangon yon, ay nakita niyang may palaso ang nakabaon sa likuran ng ulo nun at wala ng buhay ang kaibigan. Napasigaw na may kasamang pagluha sa labis na takot si Martin. Mabilis na kinuha nun ang susi sa kamay ni Yosef at tumakbo papunta sa sasakyan. Pinindot nun ang buto ng susi upang bumukas ang mga lock nun. Pagbukas ay nagmamadaling sumakay lahat sa sasakyan. Pagsakay nilang lahat ay mabilis nilang inilak ang mga pintuan ng sasakyan at napansin nilang may kulang sa kanilang mga buhay pa. Wala sa sasakyan si Aisin. Sumilip si Martin, nanuoy nasa driver's seat, at nakita niya si Aisen na nakapatira pa at umiiyak katabi ang bangkay ni Lebron. Ibinaba ni Martin ang salaming bintana upang sigawan si Aisen at madaliing sumakay sa sasakyan. Inilabas pa nito ang kanyang ulo para pagalit ng apurahin si Aisen. Aisen! Tol! Tara na! Wala na si Lebron! Sumakay ka na dito! Delikado! Kailangan na nating makaalis! Sigaw ni Martin sa kaibigan. Iniangat ng humahagulgul na si Aisen ang ulo nito at nagulat si Martin sa kanyang nakita. Tal! Tal! Tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Pagmamakaawa ni Aisen kay Martin. Kitang-kita ni Martin, naputol na ang parehong mga braso at binti ng binata
at tanging ulo na lang nito ang nagagawa niyang iangat. Napasigaw muli si Martin, dahilan para sumunod sa paghiyaw sa takot ang mga kasama nito sa loob ng sasakyan. Nagmamadaling isinara nito ang bintana ng sasakyan at ini-start ito. Patuloy na nakikiusap si Aizen na tulungan siya ng kaibigan, pero mukhang wala nang balak pang sagipin yon ni Martin. Ayaw mag-start ng sasakyan. Pinagsusuntok ni Martin ang manubela. Ayaw talagang mag-start nun. Nag-iiyakan na silang lahat at napakaingay ng mga yun. Umistart ka! Tarantang sigaw ni Martin. Isang pagkalabog ang narinig nilang lahat. Isang bagay ang malakas na tumilapon sa windshield ng sasakyan, dahilan para magkaroon ng lamat yun. Nag-iwan din yun ng sariwang dugo. Tumalbog ang kung anong ibinato sa windshield ng sasakyan at nang tanawin yun ni Tim mula sa saradong bintana ay nakita noon na ang tumama sa windshield ay ang pugot na ulo ni Aizen. Mas lalong nataranta ang lahat. Nag-iiyakan na sila sa sasakyan. Ayaw pa rin mag-start nito. Habang sinusubukan ni Martin na mapaandar ang sasakyan, ay may napansin si Zaira sa campfire. Naroon malapit sa apoy ang baterya ng sasakyan. Kaya pala ayaw mag-start nun dahil nakatanggal ang baterya. Kaagad sinabi yun ni Zaira sa dalawang binata. Napamura na lang ang mga to. Tim, kunin mo yung baterya. Ako maglalagay para makalis na tayo. Utos ni Martin sa kaibigan habang tulala at lumuluha. Gago ka ba, Mart? Akong lalabas para kunin yun? E kung akong sunod na mamatay? Sagot ni Tim. Kung ganun, pare-pareho tayong hindi makakaalis dito at dito na tayo mamamatay. Sagot ni Martin na tila wala ng emosyon ng muka. Kinwelyohan ni Tim si Martin. Bakit hindi ikaw ang kumuha at ako maglalagay ng baterya? Ano? Pinandidilatang sabi ni Tim kay Martin. Kayo may gusto nito, di ba? Tutol kami rito nung una pa lang. Ikaw, Zaira, di ba isa ka sa mga may gusto nito? Bakit hindi ikaw ang kumuha ng baterya? Galit na sambit ni Martin. Ganun ba? Sige, ako na may kasalanan. Kasi isa ako sa mga sumang-ayon sa trip na to. O ano, masaya ka na, Martin? Sige, akong lalabas para kunin yun. Mag-antay kayo rito, mga duwag! Kalalaki ninyong tao, mga walang bayag! Galit na tugon ni Zaira. Lumabas yun ng sasakyan at hindi isinara ang pintuan. Mabilis na naglakad yun para kunin ang baterya nang biglang lumingon yun sa bandang kanan niya. At bigla na lamang tumili. Tsaka tumakbo yun papalayo. Napasigaw sa pangalan ni Zaira ang buong grupo nang naglaho na sa kanilang paningin si Zaira na tumakbo sa madilim na parte ng bundok hanggang sa hindi na nila marinig pa ang pagtili nun. Walang iya ka, Martin! Dahil sa'yo napahamak si Zaira! Walang iya ka! Galit na sigaw ni Tim sa katabing binata. Tsaka niya pinagsasapak yun. Tulala na lang din si Martin na sinasalo ang mga suntok sa kanyang muka na ibinibigay ni Tim. Binuksan ni Tim ang pintuan ng sasakyan at inilaglag ang duguang si Martin. Tsaka isinara at inilak ang mga pintuan ng sasakyan. Huwag kang babalik dito nang hindi mo na ilalagay ang baterya ng sasakyan! Sambit ni Tim rito. Aalis ako sa lugar na to. At maiwang kayo. Patawa-tawa pa si Martin na parang tinakasan na ng katinuan. Tumakbo papalayo si Martin at iniwan ang mga kasama. Hanggang nilamo na yun ang kadiliman. Hanggang ilang saglit lang ay isang malakas na pagpalahaw ang narinig nila. Galing yun kay Martin. At mula sa kadiliman ay humagis ang isang bagay na gumugulong pa sa lupa. Iyon
ay ang pugot na ulo ni Martin. Muling nag-iyak ng lahat ng nasa loob ng kotse. Sina Tim, Jessica, Shane at Jasmine. Ang mga natitirang survivors ng mga kabataang nag-celebrate sa bundok na iyon ng kanilang unang friendiversary. Maya-maya pa ay napansin nilang nagkakaroon ng usok sa loob ng sasakyan. Umiinit rin ang pakiramdam ng mga to. Kumapal ng kumapal ang usok at uminit na ng sobra sa loob. Nang mapasilip sila sa labas, ay nakita nilang nagliliyab ang ilalim ng sasakyan. Tara! Lumabas na tayo rito! Nasusunog ang sasakyan! Sigaw ni Tim. Mabilis na nagbabaan ang mga ito at lumayo sa nasusunog na sasakyan. Naupo sila malapit sa campfire at naka-alerto sa buong paligid. Hanggang ilang minuto lang ay sumabog ang sasakyan na tuluyang nilamon ng apoy. Walang ibang nagawa ang mga kabataan kundi umiyak at magyakapan sa labis na takot. Hanggang mula sa dilim ay unti-unting naglakad palabas ang isang babae. Si Zaira. Napatakbo ang mga dalaga para yakapin si Zaira. Be! Buhay ka! Ika ni Shane habang nakayakap rito. Oo Shane, buhay ako. Pero kayo, hindi. Sagot nito. Biglang kumalas sa pagkakayakap ang magkakaibigan kay Zaira. Anong sinasabi mo Zaira? Okay ka lang ba? Alanganing tanong ni Jessica. Ngumiti si Zaira at hindi nagsalita. Hinugot nito ang isang karit at tinigpas ng mabilis ang ulo ni Jessica. Gumulong yun sa lupa at napatili ang dalawang babae. Tumakbo ang mga yon patungo kay Tim na nakaupo patalikod sa kanila at nakaharap sa apoy. Tim! Takbo! Sigaw ni Jasmine. Nang maabutan nila si Tim, ay tinapik nila yon. Pero natumba ang binata at nusubsob sa apoy. Nakita nilang wakwak na ang dibdib hanggang tiyan nun at laslas na rin ang leeg. Wala na rin pala si Tim. Dumiretso na ng takbo sina Jasmine at Shane. Pero isang lumilipad na palaso ang tumama sa sentido ni Jasmine at tumagos sa kabila kaya sumubsob yon sa lupa. Wala nang panahon si Shane para magluksa kaya patuloy na tumakbo yon papatakas. Isang mabilis na paglipad ng palaso ang dumaan sa direksyon ni Shane pero nailaga niya yon ng hindi sinasadya. Isa uling palaso ang lumipad at tumama yon sa kanyang binti. Natumba si Shane at sumadsad sa lupa. Mula sa kadiliman, dalawang tao ang unti-unting lumabas. Isang babae at isang lalaki. Ang babae ay si Zaira at ang lalaki naman ay isang lalaking pamilyar kay Shane. Siya yung lalaking taga-deliver ng mineral water sa mga bahay-bahay sa subdivision nila. Ang lalaking pinaglaruan ng magbabarkada. Humanga ang lalaki dahil sa gandang taglay ni Shane. Nagpaparamdam ito sa dalaga sa tuwing nagde-deliver ito ng tubig sa kanila. Ipinaalam yon ni Shane sa buong tropa at napagpasyahan nilang pagtripan yon. Pinasakay nila ito at nagkunwari si Shane na may gusto rin sa lalaki. Nung lumigaw yon na tumaasang oo ang isasagot ni Shane, ay nagulat ito nang sinabihan siya ng dalaga na it's a prank. At biglang lumabas ang mga tropa nun at pinagtawanan na ng lalaki. Sobrang nasaktan yun. Magmula nun ay hindi na nila yun nakitang nag-deliver ng tubig sa kanilang lugar. At ang lalaking ito, ang minsang nagligtas sa buhay ni Zaira nung minsang kamuntika na itong marip ng grupo ng mga adik nung isang gabing naggalayon mag-isa. Doon nagkaroon ng pagtiga sa puso ni Zaira dahil sa konsensya nito.
Napag-alaman niyang wala na rin palang pamilya ang lalaki na nagngangalang Waldo. Dati palang nanirahan yun sa bundok at hinanap ang maayos na buhay sa kapatagan. Nagtrabaho at namuhay ng normal pero napilitan yung bumalik sa bundok makaraang masaktan yun kay Shane. Ang gabing iniligtas niya si Zaira ay ang gabing pabalik na sana ito sa bundok. Doon din ipinagtapat ni Zaira ang lihim na galit nito sa kanyang mga kabarkada. Sa totoo lang, nagmula ang galit ni Zaira sa kanyang mga kaibigan dahil sa minsang ginawa ng mga yon sa kanya. Ayaw ni Zaira ang ginagawa nilang nagtitikiman sa kama, kaya naman pinagplanuhan ng mga yon na kagaya nila ay gawin din yon kay Zaira. Nilagyan nila ng droga ang iniinom na alak ni Zaira at nang nawala na ito sa sarili ay ikinwarto siya nina Aizen, Martin at Tim. Silang tatlo ang nagpakasasa sa katawan ni Zaira na napag-alaman nilang birhen pa pala. Kinuhanan pa ng video yun ni Shane habang ginagawa ang kababuyan sa dalaga. Pinili ni Zaira na manahimik at pakisamahan pa rin ang mga ito, bit-bit ang matinding galit sa kanyang dibdib. At sa pagdating ng pagkakataon ay gagantihan niya ang mga yon. Doon na siya humingi ng tulong kay Waldo na dahil rin sa galit ay pumayag na makipagtulungan kay Zaira. Doon na nagsimula ang plano ng pagse-celebrate nila sa bundok. Ang lahat ng yon ay ideya ni Zaira. Sinabi nito kay Aizen ang ideyang yon. Sinabi niyang sa bundok daw ay uulitin nila yung nauna nilang ginawang apat at sa pagkakataong yon ay hindi daw siya gagamitan ng droga para mas ma-enjoy niya ang ganap. Kaya ganun na lamang pinursige ng mga yon na matuloy ang plano. Matapos nilang mailahad sa nakasalampak sa lupang si Shane ng lahat, napayuko na lang yon habang umiiyak. Walang iya ka, Zaira. Ikaw pala ang mastermind ng lahat ng to. Wala kang konsensya. Singhal ni Shane sa kaibigan. Konsensya? Bakit? Meron ba kayo nun nung gawin ninyo kaming katuwaan ni Waldo? Sagot ni Zaira. Pinatay mo ang mga... Bago pa matuloy ni Shane ang sasabihin, ay sinibak ni Zaira gamit ang isang palakol ang ulo ng kaibigan na nabiyak sa gitna. Tapos na, Waldo. Nakaganti na tayo. Ngayon, panahon na para tayo naman ang mag-celebrate. Sambit ni Zaira habang nakangiti sa binata. Naghubad ng kanilang mga suot ang dalawa at pinagsaluhan ng mainit na tagpo habang nakakalat sa paligid ang katawan ng mga kabataang kanilang kinitilan ng mga buhay.